Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin yung mga estimation no ng area ng bubong, yung pag-estimate ng mga tubo no. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano i-estimate no yung mga bubong na naka-slant no, o yung meron siyang slope. Tapos yung mga tubo no na meron siyang nakapababa, since nasa top view tayo mahirap siyang makita no. Ang Blue Beam Radio, itong program na pang-estimate, meron pong solusyon dyan, no? Kaya alam mga boss, kung bago pa lang kayo pala no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell, no? Okay, pag-usapan na po natin yung computation ng area. Halimbawa, meron tayong area na kukomputin dito. Ito eh, bubong po ito ng shed roof, no? Yung isa lang yung side, no? Since nasa top view tayo, paano natin kukomputin yung area nito, no? Eh, flat siya. Actually, itong Blue Beam Radio, meron po siyang solution, no? Kung paano makompute yan. Meron tayong tools dito, tapos sa measure, ito yung area. So, computin natin yung area, yung naka-default yan sa flat siya, no? Itong 761.64 square feet na ito, area po ito ng naka-flat lang siya. Wala po siyang slope, no? Ngayon, kung nakapa-slope po yan, ito po yung slope, no? So, ilalagay po natin yan. Ito po yung rise and then ito naman yung run, no? Halimbawa, yung rise is 5 feet siya. Tapos, yung run naman, bali sabihin natin 30 feet. So, kung napansin nyo mga boss, eto na, no? Yung area. So, nakalagay yung slope, no? Yung rise is 5 feet, tapos yung run is 30 feet, no? So, ayan yung slope niya, no? Tapos, eto yung area. So, 772.14 square feet siya, no? Pansinin nyo, habang bababaan ko itong rise, so, bababa yung area, no? So, halimbawa, gagawin ko lang 3, no? So, hindi na siya magiging 772.14, no? Mas mababa siya. Ayan, no? 765.44 square feet na lang siya, no? So, ang default ito mga boss, ha? Hindi siya naka-slope, naka-flat lang yan, no? So, naka-0 ito, tapos ito naka-12, no? Kaya pag hindi nyo nilagay itong rise and run, no? Ang default nyan, naka-flat lang yung ine-estimate natin, no? Kaya ilalagay nyo rito, no? Halimbawa, 3, gaya nga sinabi ko, tapos ito is halimbawa 25. Ito yan, no? Ngayon, halimbawa naman kung sa mga tubo, no? Ang i-estimate natin, no? Halimbawa lang po ito, ha? Ang gagamitin natin yung polylength, no, kung magdo-drawing tayo. Halimbawa, ito na lang, no? Enter. Halimbawa, bababa po 'yan, no? Bababa siya ng 2 feet, no? Ngayon, dito sa measurement mga boss, meron siya dito, rise drop. Ito 'yan, no? So halimbawa, bababa siya ng 2 feet. So, ang mangyayari, ito, hindi na magiging 1 foot and 6 and 3/4 inch, no? So, madadagdagan siya ng 2 feet, no? Kung lalagyan natin ng drop, no? Lalagay ko 2 feet, no? So, ito na yun mga boss, no? Naging ano na siya? Naging 3 feet, 6 and 3/4 inch na siya. So, nadagdag na yung 2 feet na drop, no? So, ayun mga boss, no, binigyan ko lang kayo ng idea kung paano i-estimate, no, yung kubong, no, nakapa-slant at saka yung mga tubo, no, yung mga tubo na nakapababa na hindi naman makita sa plan view or top view, no. Okay, kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.